it's me, Robbie. It's me, Jester. And for today's video, ipapakita namin ang aking asawa kung paano namin na-achieve ang kanyang hair color na love niya. Yeah. Ano ba yan? Gray or siya. Pagka-silver, makikita nyo pag natatapatan ng ilaw. Ashy-ashy. Tapos marami nagtatanong kung paano po na-achieve ang ganyang kulay. Tama. Gustong-gusto nyo yung ganito, no? Alam namin yan. Tutulungan namin kayo. Sige. At kaya nga, sabi ni Jester, gusto niyang ipakita kung ano yung magiging experience niya dun sa binili namin hair product or hair color. Ayan, papakita namin kung anong product yun, paano namin ginamit, ano yung naging outcome right after siyang gamitin, and kung paano siya nakarating sa ganito. At saka yung experience. And of course, sasabihin niya rin kung ano yung na-experience niya. So, if you are interested to pull off the same hair color, don't forget to click the subscribe button and keep on watching! So, ayun nga mga Bucks, no? Pinakita naman namin kanina kung ano yung naging itsura ng hair niya, which is gray. And gusto namin pakita ngayon kung ano ba yung ginawa namin para ma-achieve yun. Patunay ito mga Bucks na hindi ko siya pinipilit na galawin yung buhok niya. Gusto niya yan, choice niya yan. Siya yung pinipilit ng kulay, lahat and everything. Walang ano, cruelty. Ayun. And ang pinili niya palang color is itong pixel na intense gray. Meron yung isang klase, yung pastel ash ba yun? Pero sabi niya, mas gusto niya to. In-explain ko rin kasi na kahit na permanent hair color ito, nagfe-fade pa rin siya katagalan. So sabi ko, kung mas medyo mas dark ng konti, mas matagal siyang mag-back to blonde. Siyempre, dadaan pa rin siya sa mas light na ash blonde, ash gray. So, bigyan muna natin sila ng history nyo. So, ano bang una natin ginawa sa hair mo? Bleach siya. Bleach, best color pink. Isang beses, tama ba? Bleach namin siya ng isang beses and then kinalayan namin siya ng pink using Celowax na cyclamen. Tapos diluted siya, heavily diluted with conditioner. And then, inantay lang namin siya mag-fade. Hindi na namin pinatungan ng anything. And then, kaya lang may mga natirang mga tinge ng pink banda dito sa taas noon. So, ang ginawa namin, nung nag-retouch kami ng roots niya, isinama ko na yung pink. So, ayun, medyo nawala naman na, konting-konti na lang yung natira. Tapos, pinahinga namin mga 1 or 2 weeks ata yun. Nag-bleach tayo ulit ng buong head, no? From roots hanggang ends. So, ito, mga tatlong beses na to. Yun, tatlong beses na siya, tapos itong roots niya medyo dark pa, pero very light blonde na rin yan. Ito kasi platinum na mga Bucks, kaputik na. Nag-purple shampoo lang siya, hindi rin siya nag-conditioner para mas kumapit. Ayan, so let's go. Game! Ang Bucks niya pala ng pixel na binili namin mga Bucks ay may kasamang ito, color cream. Tama ba ko? Ayan, color cream. And then, meron din siyang kasamang Oxymilk lotion. 9% naman siya, so okay lang. Pasado pa rin. 30 volume, kasi nga takot akong gumamit ng 40 volume eh. Meron nga pala siyang kasamang instructions dito, mga Bucks. Pero hindi ito yung mismong susundin ko kasi feeling ko yung instruction niya is for virgin hair. Ayan. And yung kanya kasi is bleach na. Eh, sabi ko nga, mas dark ng konti yung dito. So, uunahin ko pa rin yung roots niya. At ito yung itsura niya, mga Bucks. Hindi ko pa nahahalo. Anyway, baka magtaka kayo. Yung cream niya, ang color is not gray agad ah. Kasi hindi pa naman siya nahahaluan ng developer. So, pag hinalo natin, let's see. Parang ang ano niya, masyadong creamy yung consistency. Medyo mahirap siyang ihalo sa Oxymilk. Mukha siyang orange. Kinakabahan ka na ba? Yeah. Paano pag naging orange yung buhok mo? Okay lang sa'yo? Mali pa rin yung nalagay dun sa box, no? Pero feeling ko nag-aano to eh, kapag tumatagal mo. Ayan mga Bucks, ang kulay niya dito is parang cream. Ayan. Pero yung pinanghalo namin, ayan o, nag-stay na siya ng gray. Very, very good naman. So let's go, sa go. Thank you.
Kahit tapos na ako dito sa likod mga box, tapos na rin ako sa roots. Pakita mo nga yung likod mo. Yung likod mo. Ayan. So, nag-nether siya, kaya hindi siya magastos. Akala ko kanina hindi magka-cash siya. Kasi roots pa lang yung nalalagyan ko. Pero, nung sinuklay ko siya, ayun, kumalat. Masipsip na siya nung her. Ayan. So, dito na tayo sa ends netong harap niya. Harap ka na ulit. Pakita na ang harap mo. Yan, hinaharap ko. Wholesome yung channel ko! Makita sa camera? Pakita mo siya. Ito yung makulit sa baba. Kanina pa yan. Si Brandy! Brandy kulit! Ano pa itong mga ito? Sabi niya. Ba't ang daming ilaw? Sabi niya. Ano? Nasaan ka? Hello? Oh. Mahirap sa'yo, Delphine. Maaga kong ipinanganak. Ito, tandaan mo, Georgia. Bye-bye. Na. Ngomong ulit. And we're done mga box. At according din sa instructions, ang susundin natin yung instruction para sa regrowth. Dahil nagsimula nga kami sa roots, diba? So, ang processing time na lang niya is 20 minutes. Ayun. So, babanawan niya to and then magko-conditioner. Hindi na mag-shampoo mga box. And ano pa ba? Ayun, i-dry lang and then babalikan namin kayo for the review. One eternity later. And there you go mga box. No? Natapos na nga nating i-apply yung Lolaine Pixel Intense Gray na hair color. Anyway, natapon na namin yung box. Pero yun yung itsura niya. Ayan, lagi ko yung picture. Ayan. And after nung application, paano mo ba siya binalawan? Para lang ba? Parang ordinary lang. Shower nag-shampoo. Lang. Hindi ka na nag-shampoo? Hindi na ako nag-shampoo. Okay. Yung ginamit ko na lang is yung nasa tab. Yung hair treatment. Na Verdon? Verdon. Yung Verdon. Ayan. And then, diretso banlaw na yun? Diretso banlaw. So, ayun, after niya banlawan, ayan nga yung itsura. Ayan yung itsura ng buhok niya nung basa pa. Ayan, kakatapos na lang maligo niyan. Pinicture na namin mga box. And then, di ba nung natuyo? Ayun, i-share mo nga ano na yan. Napansin ko yung mga tips, yung mga medyo sa dulo na, kasi nakailang bleach na ako lang, di ba? So, medyo nag-dry siya. So, sabi ko okay lang naman kasi yung time na yan, mahaba nga yung, medyo mahaba yung buhok ko. So, magpapagupit naman ako. So, alam ko naman matatabasa siya. So, nung nagupitan siya, yan na siya. Ayun. Siguro ano nakita niyo naman kanina nung bago namin inapply yung hair color ni Lolaine. Yung buhok niya talaga sa ends, ano na siya level 11 na siya mga box platinum na puti na as in puting-puti na. And since ang Lolaine products na hair color ay merong oxidizer. Ayan, meron at meron pa ring damage yun mga box. So, ang tip natin, ayan, kung halimbawa gusto niyo magkulay ng hair na using itong product na to, sa tingin ko, tapos napansin niyo may dry hair, may mga dry parts na kayo sa dulo, huwag niyo muna siya agad ipagupit. Mag-apply muna kayo ng hair color and then afterwards, saka niyo ipatanggal yung mga gusto niyo ipatanggal na part. Ayun, para afterwards, mas mukha na siyang healthy. Tingnan mo yung hair ni Jester. Although, hindi naman kasi straight talaga yung hair niya. Wavy. Ayun. And, ano pa bang experience mo nung habang ina-apply? Ano siya, malamig for me. Hindi naman, yung iba, sabi yung mahapde. Yun is kung may sugat ka. So, yun din, make sure na wala kang mga kamot sa ulo or something, mga gas-gas. Kasi,
may oxidizer nga siya. So mahapdi siya kapag mayroon. Parang pag nag-bleach din. Ayun. Ayun. And ano pa ba? Yung pag-aalaga naman sa hair, si Jester hindi naman maarte kasi talaga yan sa pagdating sa hair niya. Hindi nga lang maligo eh. Pero tinuturuan ko siya, syempre. Ang sabi ko nga sa kanya, huwag siya mag-shampoo pa rin every day kasi itong hair color na ito mga box ay isa sa mga pinakamahirap i-maintain at pinakamahirap i-achieve na hair color. Kaya nga kapag lumalabas kami, mas pinagtitinginan na siya. Kaysa sa akin. Ayun, wag niyo siyang masyadong shampoohin. At the same time, hindi lang sa hair color 'yun mga box. Para din maalagaan ninyo yung hair ninyo kasi kapag lagi nagsha-shampoo, nakaka-dry din ang hair. Ayun. Ayun. And kapag mga ashy tones, ayan, yung mga grayish tones, pwede rin kayong gumamit ng purple shampoo at least siguro once a week or kung napapansin niyo na medyo nagiging dull na yung kulay ng pagka-gray niya, parang hindi niya na masyadong bet, masyado na siyang nagiging silver or white. Or pumuputi na siya or parang feeling niyo medyo lumilitaw na yung pagka-blonde ninyo, yung base. Gamit lang kayo ng purple shampoo para medyo makapag-deposit ng color. Or pwede kayong gumamit ng product ni Lolaine, which is hindi pa namin yung nagagamit, pero interesting siya eh. Meron silang shampoo para sa mga ashy hair color. Shampoo siya, alam ko shampoo 'yon. Ayun, pang-maintain sa mga ganyang hair color. Although medyo pricey siya, pero kayo kung gusto niyo ring i-try, hindi pa namin nasusubukan, so hindi pa namin magbibigyan ng feedback. 'Yun pa lang 'yung ginagawa namin pag-aalaga sa hair ni Jester. 'Yun nga, 'yung purple shampoo nakapag once ka pa lang naman, 'di ba? And then pinag-BCO ko siya at least once or twice a week. Pero kapag after maligo, ang advice ko sa kanya is to use 'yung argan oil kasi mas light yun eh. Mas lightweight siya. Mm-hmm. Hindi siya ganun kalagkit. Diba? Napansin mo yung difference? Yep. Na kapag damp yung hair mo, tapos nilagay mo yung argan oil. Mabilis pa rin matuyo yung hair mo. Ganun. Hindi siya oily sa ulo. Oo. Unlike pag VCO, medyo mabigat. Parang na-weigh down niya yung hair. Ayun. So, ano pa bang i-share natin sa kanila? Meron ka pa bang gustong idagdag? Ayun lang. Sa presyo, tingin mo ba sulit naman? Sulit naman. Hindi, yung iba kasi, ang nag-worry sila is that yung baka makalbo raw sila, yung mga ganun. So, nasa sa inyo na rin yan eh, kung paano nyo aalagaan. Uh-oh. Hindi naman basta magkukulay ka lang, hindi naman yung isang araw isang, lang yan na hindi, isang kulay lang yan na ganun. Lalo na yung ganito. So, nakita nyo naman kung paano namin ginawa. Meron ding pag-aalaga, the way na para yung treatment sa buhok mo para hindi masira. Ayun. At saka, it takes a lot of time and patience, mga box. Lalo na kung ganitong color yung gusto nyong i-achieve. Kasi, you really need at least level 9 or 10 of bleached hair or blonde hair for you to achieve that. Tapos, kailangan i-tone din siya. Kasi, pwedeng maging greenish. Kasi, napansin namin dun sa intense gray ni Lolay, may blue pigment siya na po. May parang blue undertone siya. Nung hinalo. At saka, kahit nung naka-apply siya sa hair mo, kita-kita eh. Tsaka nung bagong kulay pa lang. Bagong banlaw. Ayun. So, ayun mga box. Siguro, i-take note nyo na lang kung ano yung mga sa tingin nyo na makakatulong sa inyo ng mga sinabi namin sa video na to. And, I wish you luck kung sino man yung susubok. I-comment nyo or para gusto nyo namin makita yung mga palalabas na correct! Ayan, we should stay connected on FB or IG. Yes. Gusto namin makita kung meron bang susubok, diba? Ayan, and pala yung price mga box is, alam ko na sa 200 pesos lang siya. Ipo-post ko dyan sa baba. And kung ang buhok nyo po ay mga nasa ganito na, tapos makapal-kapal siya, hindi uber sa inyo yung isa, hanggang dalawang tube talaga. Tapos kapag mas mahaba, tatlo, ganun. Mas mahal yung isang klaseng yun eh, no? Yung intense gray na yun kaysa doon sa ibang klase nila. Ibang variant. Just make sure lang na you order on the official website. Or official store nila sa Shopee and Lazada. Ayan. Or meron din sila sa Pure Gold. Pero Pure Gold. Selected variants pa lang yung meron. Yeah. So, double check yung mga box. Make sure nagagamit kayo na original na Lolaine. I heard sabi mo nga meron katang minsan kasi may mga nakakatakot din. Nakakatakot. Ayun. Siyempre buhok 'yan eh, 'di ba? Mamaya pag banlo mo, nasaan 'yung buhok ko? Pagkapo mo ganun, excited ka pa makita 'yung kulay ng buhok pag tingin mo sa sarili. Anit na lang. Kalbo ka na. Ayun mga box. Ay, but, ano nga pala babanggitin ko lang, papakita ko sa inyo 'yung aming leaf art from Maida Kana. Ang ganda oh, 'yung mukha ko doon. Thank you. Kahit dalawa baba ko diyan. Ang cute, 'di ba? Oh, pwede nyo pang regalo sa mga jowa nyo. Sakto, mga pang-giveaway. Ayan, ang dami na naming daldal. But anyway, I hope
we hope na nagustuhan nyo ang video na to. And syempre, kung nagustuhan mo, leave us a big thumbs up. And if you have any comments, suggestions, or questions about dito sa process na ginawa namin kay Chester, may negative reaction ba kayo? Ganyan. I-comment nyo lang dyan sa baba. At kung hindi nyo pa nagagawa kanina, don't forget to click the subscribe button. And the notification bell for more videos like this. Thank you so much for watching! Bye-bye!